Hello and welcome to Sun and Soul Podcast with your co-host KG and Asiatic. Yeah. So today we are with the beautiful. We're part of the collective that we call 4463 here in the UK. So she is a former member of the OGL. Records. She's also been performing and rapping in different parts of London, specifically in Barrio Festa as well. Tambayan, of course. She's a singer, rapper, composer, artist. So please welcome our friend Shaiti. Hi guys. Hello. Hi. So, kumusta ang travel papunta dito? Okay lang naman, medyo umaamoy. Medyo umaamoy. Yes. Welcome to the British weather. So yeah, Chai, yung totoo. Ano? Ano? Yung totoo, yung ano, walang etos. How are you? I'm okay. Like, sobrang... Generic, oh. Sobrang, masaya ako, first of all. Masaya ako sa kung anong meron ako. Especially, I have my family, I have my friends. That's really nice. And, like, that's enough for me. Mm-hmm. Yeah. For now, yeah. In terms of like, sinasabi mo masaya ka, ganun. Ano yung kinakasaya mo ngayon ba? Kasi po... Ano o sino? Contented po. For example, friendship. I've never had like friends that I can, you know, like parang hindi... Like, parang ako, like, inalalabas ko yung sarili ko sa kanila. And I'm so, like, lagi akong blessed kapag nakikita ko sila. And then, like, yun, we just, parang, ano lang, parang mga magkakapatid lang po kami na parang, yun lang. Maganda yung bonding niyo, ganun. So, nakahanap ka ng mga kapatid na hindi mo kadugo. Say, alright, so nice to know na okay ka naman pala. You're in good hands, kumbaga, sa mga tropa mo. Yes. It's very important. So ano nga, mag-start muna tayo para mag-ease lang yung conversation. Mag-icebreaker muna tayo ng mga tanong. Yeah. Since you're a singer, naisip ko to, ano, you're Filipino at singer. So, what's your go-to karaoke song? Pag pinaharap ka dyan, ano nga? Anything with Adele. Anything with Adele? Oh, like someone Sample like song. You. Someone like you. Oh, yeah. Well, you know. So, hanapin mo na letter A, dyan na siya lahat. Adele. Okay. British rin yun, di ba? So, oh, nga. Yeah, of course. Represent. Yeah. Tapos, ano ba? Can you share your phone screenshot? Screensaver, sorry? Yeah. Anong kwento dyan? Sino ba yung mga yan? So, okay, can you show the camera here? That's nice. Yun. Lapit natin. I don't... See, yeah. Anyway, yeah. We'll put a screenshot if ever. Yeah. So it says something there. Ano yan? So it is like lahat ng family ko. And then, nagiging emotional agad. Don't worry. You can let it out. Don't worry. This is a safe space. What does it say? It says, Charlotte, do what you gotta do. So parang just to remind me na kung ano yung dapat kong gawin. Yeah. And then, kung ano yung rason sa mga dapat kong gawin. So, like something to keep you grounded. Yeah. I like that, you know? That's good. And who told you that? Me, just... You just... Nice. Pero like, siyang note to self. You know what I mean? Pinag... Ano-ano ko lang yung mga picture nilang lahat. And then, yun. So, you're family-oriented ka din pala. I was gonna say. It's really nice. Kasi, makikita na yung age ko dito eh. Yung mga kabataan. Yeah. Kasi ngayon, like, mas gusto nilang explore yung sarili nila. Like, I can do whatever I want. So, parang ang bihira ng may ano lang. No, I feel like kasi nagawa ko na yun. Okay. And then, when you were a bit younger. And then ngayon, parang, ito na yung time na babawin. Nice. Like, I'm awake already. That's it. That's true, you know? Like, ako ganun din eh. Like, from the age of 13, layas na ako, batang kalye na ako, and everything. And then, as time goes on, even like on my late 20s, I feel like
I've done everything. So it's like kind of like, okay, this is the chill mode now. Mm-hmm. This is the time for me to like be serious in my life, which is, I think it's a good way. Mm-hmm. I said the way, the earlier you do all the things that you want to try and experience and all that bad stuff that you mm-hmm. can say na magawa mo na lahat yun. And yeah. then after that, you know what I mean? Yeah, I can mm-hmm. say, I did it. Like, there's nothing much to true. It now. Tama, tama. Mm-hmm. Ayan, so moving on, ano naman yung mga maisip mo na embarrassing moment mo? Meron ba? Ako kasi, makakalimutin kasi ako eh. So, yung mga hindi ko gustong alalahan, delete talaga. Hindi, siguro ano. Yung mga lately lang, ganyan. Lately o like, dating-dati. Pwede, kahit ano. Yung maisip mo. Yung nakakahiya lang. Parang pag naasa mo. Ah, hindi. Okay. Ito kasi, maarte kasi ako dati. Marty pa rin naman ako. Sabi ko sana, ha? Dati lang. Marty pa rin naman ako. Tapos, yeah. yung kasama ko yung kuya ko na nasa Pinas kami. Tapos, uh-huh. ang init kasi noon, grabe. Uh-huh. Sabi ko, ang init, ang init. Sabi ko kay kuya, ang init, ang init. Eh, sumisigaw na ako. Hindi naman sigaw. Like, parang, ang init, gumaganan ako. Uh-huh. Tapos, pagkababa ko ng bus, hindi ko na ano yung step. So, nalaglag ako. Sabi ng kuya ko, yan. The arty po siya. Sabi ko, Ano yun? Vacation? Hindi. Ano pa yun? Before ka pa pumunta. Bata pa ako. Oh, before pa ako pumunta. Nakakainis. Yung nag-inarte ka tapos. Diba? Nag-inarte ka tapos nadapa ka. Natalisod ka. Kulit eh. Karma is a bitch. Sabi nga niya. Ang bilis eh. No? Digital. Alright, so nakwento mo na sa akin before you've been in relationships, so sa tingin ko pwede naman itong matanong. Ano yung worst date you've been on? As in date lang, hindi yung as in relationship, pwede mga casual, ganyan. Pinaka-worst. Date? Hindi ako nakikipag-date. Seryoso mo? Promise. Sa mga ex ko, wala nga akong date yun eh. Mm-mm. Like, hindi, I don't explore that much in terms dating. Of that. Okay. Kaya wala pa ako. So, hindi mo pa nagawa lahat? Hindi, ayoko lang. Basta. You're not good. ayokong pumatong sa ganun. Kasi kilala ko kasi sarili ko eh. Kapag I'm in love mode, nawawala ako. So, sa focus, dapat kailangan, okay, chay, ito gawin mo. Mm-hmm. So, nawawala ka sa, like, focus when it comes to what? Studies, life, or... Lahat po. Lahat, eh. lahat po, binubuhos ko yung ano ko dun sa pag-ibig. 100%, yeah. Alo, grabe pala ito magmahal. Hindi ko alam kung matatag kong swerte o malas yung makakarelasyon. Kasi, syempre, sa relationship, kailangan, like, balance din, eh, no? Hindi lang siya pwede yung dapat center of your universe. Mm-hmm. That's why, parang hindi ako nag-explore sa that aspect yeah. yet kasi I'm still healing like cool. Parang inaano ko pa rin yung mga tama't mali ko mga dapat gawin ko kaya hindi pa muna tsaka yun masaya ka naman sobra that's really good kasi ang hirap pumasok sa relationship na parang alam mong may madadala kang emotional baggage that's it. Yeah. So, you don't have any worst date experience. Sana all. Yun nga, I think nung dati na nasa car tayo, napagkwentuhan natin before about a relationship, I also mentioned that because I'm also healing, sabi ko, and then I don't want to get into a relationship right now, especially I have a daughter, and it's hard. The woman or the one yung magkasama ko, she has to be 100% understanding, know that she's not like the number one person in my life, which unfortunately, kasi may baby na, so it's like it's hard to find that balance as well. Like you said, like I'm married at my music right now, literally married to it, and it's hard for me to break away. Like lalos na sa relationship when you say, sinabi mo, oh, you know, time. It's very time consuming, di ba? Ang music it takes away a lot from you. So, paano ka magkaka-relationship after that, you know? Mahirap na. Parang yung relationship, ano na lang siya, sa stage mo ngayon, kuya, I can say, additional.
Yeah. It's not a need anymore. Exactly. That's why for me, I don't do relationship right now. You know, how about you? Ikaw, may relationship ka? Engaged. Yes. Yeah. Pero ito ah, to be honest with you, parang dati kasi nung nag-heal ako, nasa healing phase, hindi ko rin nakikita na that I'll be married in the future. Parang kung pakasal ka, okay. Kung hindi, okay lang din. So ito, parang additional ko lang siya. Mm-hmm. Hindi siya yung... Hindi ko naman sa sinasabing hindi priority. Of course, he's my priority now na yun, maayos lahat. And for him to come here as well para makabuild kami ng future namin together. But kunwari, kung single ako dumating dito, okay lang sa akin. Yeah. Yeah. Ano na lang siya, parang sa cupcake siya yung cream. Yeah. It's not the icing basic. On the cake, yeah? Ano, the creme de la creme. Kasi sa akin, bilang sa sarili ko lang, happy na rin ako. Na, lalo na to, nahanap ko yung, ano, yung tribe ko din. Yeah. Sa inyo, yeah, yes. That's good, that's sa good, work yeah, yeah. as well. Dami ko, dito sa bago kong work na nilipatan, ang daming Pinoy. Parang 80% nung workplace, Pinoy. Sabi ko, pag nag-work ako, para akong nasa Manila. Sa break room namin, may mga lumpia, pansit, gano'n. So, parang hindi ka magugutom. Lagi may potluck. So, ayun, ang saya-saya lang. So, relationship additional na lang yan. Yeah. Yeah. Pero may worst date ako. Kaya ako natanong to eh. Gusto ko rin kasing i-share. Share na. Share mo. Share mo yan. Manila. Makati. Yeah. Sinetting ko na agad. So, itong guy na to, si T na lang. Initial na lang. Baka maano, baka nanonood. Tago natin sa pangalan. T. T. Sintigang. Sintigang. Yeah, si, ayan, si T. Yeah. Wait lang, baka madulas ako sa pangalan niya. Si T. Ano siya? Parang, paano ba? Yung ex niya, may access pa rin sa condo niya. Okay. May, ano, may susi. Yeah. Si girl. Pero ex na daw sila. Okay, number... Pero date lang. Date lang to. Kadate date lang. Naging fling for about few months. Okay. But we never went serious. Ayun. So, itong babae na to. Sumama sa isang date namin. Wow. So, yeah. Nag-third wheel siya. Oh, yung ex is on the your date. It's like, whoa. What the hell? Tatlo kami. Ewan ko ba? Why is that? Like, ano bang iniisip ko noon? Napaka-broken ko ba? Na for me to settle, na hindi mo lang ako umalis noon? Nung pumunta kayo sa restaurant, no, sinabi mo, table for three, please. What the fuck? Ang pangit talaga. Parang, pero alam mo na ex alam siya. Alam ko. Parang, tama. Wala lang. Like, Anong feeling mo nun, like? Hindi kasi, parang hindi naman kami in a relationship ni Guy, diba? So, parang, ang iniisip ko lang din. Sige, baka get along ko naman tong babae na to. Pero, ang awkward talaga. Sarang sabi ko sa sarili ko, ba't ba ako pumakit sa set? How, paano siya nag-a-act, though? He's just following us. Nag-a-act siya, parang si Bugoy. Like, I got two of them. No, the girl. Ano lang siya, yung parang siya yung sumusunod lang. Pero ewan ko ba, napaka That's weird. Tapos looking back, ano bang tingin ko sa sarili ko dati? Ba't ba parang ang baba ba ng tingin ko masyado na pumayag ako sa date na yon, na knowing sasama yung ex niya kasi ang kulit-kulit nga. Yeah. Maybe you were just too open. I think so, yeah. Ewan ko. Tsaka siguro parang now in hindsight, yung like, why did I do this to myself? Exactly. Like, how did I let that happen? You but know? That was the last straw. Hindi na ako nakipagkita after. Okay. But then at least, you know, like, doing that, parang naset mo na yung boundaries mo in a way. And yun, I know what I wanted better after nung incident na yun. Nag-ghost na ba kayo sa date? Nag-ghost na ba kayo? Nag-ghost. Yan. Siya, si T rin. Gago pala ito eh. T as in, Uy! Mo! Mo! Ano lang, nag-send ako sa kanya ng long message na parang, ano ba, what are we? Mga ganyan-ganyan ako dati. Tapos, sinin lang niya ako. Eh di, ba't naman ako magpapatuloy pa, di ba? So yun. Ikaw, China, nag-ghost ka na ba? May nag-ghost na ba sa'yo? Sa
Kaya pa. Ang nakakatawa, tas birthday pa ni Tee November 1, o, diba? Multong-multo. Oh, November 1, no? Oh, all same day. Araw na araw niya. Kung nasa gawan ngayon, bahala ka sa buhay mo. Yes. Ano pa, yan, Pinoy nga, diba, na pag-usapan natin, doon sa break room namin, lagi may mga lumpia, pansit, whatever. Anong favorite mga food? Filipino? Yeah. Marami. Mm-hmm. So, may mga, like, parang season-season. Mm-hmm. Ito, favorite ko to today. Okay. Next month, ito, favorite ko. Nagluluto ka rin. Yeah. Wala akong, ano, wala akong pinaka, ano na. Pero siguro sinigang, baka. Sinigang na baka. Wow. Pares kayo ng daughter ko, sinigang. Kasi po, yung tagal ko nang di nag... Dati baboy, pero ngayon hindi na ako kasi nagbababoy. For like 3 years na siguro. Oh, wow. Impressive. Oh. Ano yun? Naisip mo lang? Or hindi. So, hindi. So, basically, kumakain naman ako like bacon, ganito, ganyan. Pero hindi yung actual na baboy. Mm-hmm. So, like, basically, last, ano yun, 2019 ata yun. Or ewan ko, nakalimutan ko na. So, sa Cebu, palagi may lechon, right? Piesta. Home of ano yun eh, di ba? Piesta, lahat ng barangay may ano. Eh, parang ano sa amin, parang, alam mo yung parang culture na like, bibisita ka sa ganito, makikikain ka sa ganito. Grabe, ang dami kong nakain na lechon. Sabi ko, ayoko na. Oh my God. Grabe, sabi ko, hindi na ko ulit. Hanggang sa yun, tinigil ko, tapos parang afternoon nung tinikman ko parang ayoko na din talaga, so na, masuya ka na parang ano ka na may something na sa flavor na repulse na yung ano naman isang katrabaho ko ngayon ganyan din siya, hindi siya kumakain siya ng meat pero ano hindi baboy except pork. Yeah, parang ano naman sa kanya health concern. Tumaas yung cholesterol niya, tapos nung yun na pinakain ulit siya ayaw na niya yung taste parang taste, yeah. Ang term niya is malansa na. Yeah, malansa na. Yes, yes. That was her term. Yeah. All right. So, talented ka, di ba? Ano naman yung mga hidden talents mo? Could be anything. Hindi ko. Oh, stay hidden na lang. Wala. 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 Juggling, mga gana. Wala. So, lahat, ano, pinakita mo na lang. Siguro, ito, sa akin lang eh. Like, for example, hindi ako marunong mag-drawing or something. Pero for example, may makikita ako, limbawa, spill ng ano. Para sa akin, spill ng ano ng tubig. Yeah. Tapos parang dino-drawingan ko. Ano kaya magiging itsura nito? Ganun, like parang lalagyan mo ng mukha ganyan. Oo, ganun. Sa akin lang, like sa utak ko lang siya kasi hindi ko siya ma-drawing. Ah, okay. So parang yung imperfection, kumbaga. Parang ginagawan mo ng art. Parang ganun. Artist. Yeah. Artist. At saka ano niya, binivisualize niya. Oh, parang ano kaya magagawa ko dito, ganyan-ganyan. Yeah, so it's like really creative good. Creative mind. Oh. Nice. Maganda. Ang cute naman doon. Draw mo minsan. Diba? Siguro. Yeah, sige, try ko. Oh yeah. So, just to let other people know na nag-meet lang kami, ito, this group, sa 4463 through music. 4463. So yeah. Can we know kung ano yung naging first impression mo sa amin both? Akin mo na. Sa'yo, yung una sa ano, di ba? Sa dun tambayan, sa tambayan. Mismo, yeah. Hindi kita napapansin nun eh. No holds barred na to. Pero like, nung nag, like, you're parang nag-ano ka kasi, nag parang ikaw. Nauna yata ako nag-perform. Oo, ikaw yung nag parang ang tawag doon. Basta ikaw yung nauna nag-perform. Oo. And then yun, ang cute ng damit mo that time. And I feel like, yeah, parang ate ka nga. Like parang, yung vibe mo parang, oh, ate. Matanda. Hindi, like, mature na lang, okay. Yung pwede mong takbuhan. Papalayo o papalapit? Maganda yan. Run away from pala, no? No? Hindi to. Ah, okay. Tapos si Kuya, first time ko siya nakita nung pangalawa eh. Oh, is it? Oh, yeah, pangalawa. This recent one? Opo. Oh. Kasi hindi ko alam, pero naririnig na po kita dati pa eh. Ah, yung name. Oh, the name.
like parang sa banda din po narinig na rin kita or something. Tapos yun, nung ano, ako nagkumalabi sa kanya, kuya. Oh. Actually, hindi kita na-notice nung pagdaan kong ganyan sa door eh. Tapos sabi ko sa kanya, oh, I'm sorry, I didn't notice you. So, and then I approach her because I don't wanna sound rude, you know what I mean? Yeah. Actually, tsaka yung lugar kasi, syempre para madilim siya, di ba? Hindi mo na makikita minsan kung sino yung mga tao. O, kala mo naman, laki-laki ng venue. Pero ano kasi, and we are there to watch other artists na support mag-perform. Support and stuff like that, yeah. So medyo mahirap maghanap ng lugar or area kung saan kayo pwedeng mag-usap. Yung parang ganito. Yeah. Mm-hmm. So yun, isang goal din namin to be mag-guess yung ibang mga 4463 artists din dito. Tapos dagdag ko lang, like, sabi mo kasi first impression niya. Like, nung pagpasok ko dito sa bahay, ang alam, grabe yung halaman. Hindi ko ini-expect na mahalaman. Oh, yeah. I'm a nature lover, I'm a hiker, I'm all that, like, mahilig ako sa nature. So, yun, base ng ano ko, yung clothing ko, is all about nature, things that I write in my songs, and mapapansin nyo rin sa mga cover ng mga singles ko, mostly nature stuff. Yeah, I'm so, that guy. Yun po. Like, angastig. Kaya ate naman, like, kasi... Ayusin mo. Kasi pumunta na siya sa bahay noon, nag-record kami. And then yun, parang may mga pinakita siya sa akin video, tapos... Some vlogs. Mga vlogs niya dati. And like, parang yung... positive and like parang basta yung parang kado huggable ako ganon okay, yeah. Yung feeling na ganon para kang chocolate in a mug. Like you just wanna like warm me up, parang ganon para sa akin ba? Para sa akin na but ganon no dati eto yung mga bagong na-meet ko lang din dito sa UK, yan yung impression nila sa akin, pero hindi ko nakikita yung sarili kong ganon. Hindi ko alam. I don't know. Kasi siguro, syempre, ako yung, I've been me for 32 years. So, dati kasi wala, nakikita ko pa rin yung sarili ko hanggang ngayon nung parang college perspective. Mm-hmm. Siguro, na hindi ako masyadong nagsasalita, ganyan. Yung, kumbaga, kailangan ikaw yung unang lumapit sa akin, palaging ganun. Kaya, naisip ko na ang tingin na ng ibang tao sa akin, suplada ako. Mm-hmm. Hanggang ngayon. Pero sa mga namimit ko naman na bago. Hindi kita na masuplata. Yung itong mga kawork ko rin na bago, sinasabi nila, ah, gusto ko yung energy mo. Parang pag nandito ka, parang laging may tumatawa. Nagpapatawa. Ewan ko, baka ano. Feeling mo nag-iba na yung vibe mo in a way. Parang nag-soften up ka na. Matured na rin siguro, oo. Kasi masyado akong seryoso before. So parang ano na to. Another version. Ikaw naman, ano yung impression mo sa amin? Ako. So, si Shai, kala ko, ano, parang ang hirap lapitan. Baliktad pala. Yung, ano, pala siya, very open din sa mga, kung ano-anong bagay lang din, ano. Kung nag-record ako dun sa kanya. Doon namin, parang, doon kami nag-bond, kumbaga. Okay. It's just a day, it's not even a day, like, few hours lang. Tapos, biglang dumating tong si Brent. Pero, ano, I really enjoyed yung time na yun. Akala ko na parang di kami kakasundo, guys. Yeah. Pero okay naman pala. Parang, parang siyang bunso sa akin. Ah, nice. Mm-mm. Kuya naman, parang ano eh, hindi ma-reach, ganon. Parang ganon yung parang, kasi naririnig na kasi kita before. I mean, sa mga recording pa lang, ganyan. Parang yan, sina KYD. Di ba marami kayong collab before, mga LS. Yeah. So, ayun. Parang akala ko... Kasi old school ka, di ba? From Sanda. Gitna kasi yung ano ko eh, yung pagdating ko sa music scene. Gitna ng old school tsaka yung mga bago-bago na ngayon. So, yun yung ano, medyo awkward yung face ko sa music. Yeah. Ako yung nasa gitna na ano, 2010-ish. Doon ako nag-start. Okay. Speaking of starting. Yes. Saan ka lumaki? Sa Manila. Sa Manila. Oh. Okay. But you mentioned Cebu kanina. Yes, so basically pinanganak ako sa Cebu. Yes. And then I think bata pa ako nasa Manila na ako. Mm. So lumaki ako sa Manila, and then nung 16 ako, lumipat na ako dito.
Ah, doon ka talaga. Yun yung upbringing mo sa Manila. Manila girl. Pero hindi din ako pwedeng gumala nun, mga ganun-ganun. Mm-hmm. Kasi nung buhay pa si Papa, syempre, estricto din sila. Mga tatay, no? Mm-hmm. So, doon ka lumaki. Ano yung, kailan ka nag-move dito? Noong 16 ka? 2013. Oh, okay. Oh, wow. So, matagal-tagal na rin, no? Opo, para mag-i-11 years. 13 na. So, pat, ano na, pat 10? Pa 11? Tama po. Di ako marunong mag-math. Basta. 11 years na. Ayun. So, kumusta naman yung, ano, nung kaka-move mo dito? Anong feeling? Siyempre, like, parang ready na rin kasi ako na parang pumunta dito. Kasi, obviously, I'm gonna be with my mom. Yeah. Like, yung that time though, parang naho-homesick din ako nun. Kasi, wala, I don't have friends that time. Yeah. Like, parang, uwi na lang kaya ako, ganito-ganyan. And then when I met my, like friends, nung nakamit ako ng friends, then, yun. Parang, I wanted to stay na lang. And then, yun, aral. Tapos, yun. And then, yun, nahirapan ako. Like, for example, di kasi ako, I don't know how to speak English nung papunta ako. Alam ko lang yung basic. Pero alam mo yung, ask ko, ma-order. Ikaw mag-order. Nahiyara pang magsalita, mag-speak up, no? Opo. Ikaw mag-order. I think, ano lang yun, a matter of confidence. Mm-hmm. Hindi ka lang confident. Marunong naman mga piling mag-English, yung parang yung delivery lang. Mm-hmm. Itinatalo ka ng utak mo na, what if maling masabi? Gan-gan kasi tayo, no? Ayun, so pinapa-order mo yung mama. Oh my God, order mo. So si mama mo ang kumuha sa'yo dito. She's been working here. Yes. Ah, ganyan. Sinong mga iba pa family members kasama niyo dito? Wala, kami dalawa. Kayong dalawa lang. Saan kayo nung lumipat? Saang lugar? Anong side ng London ba? West pa rin po. Oh, West. So you've been West through and through. Yeah. West ba? West side. Represent. West side represent, y'all. So Shepherd's Bush ever since. Ganyan. So, na-integrate ka na sa UK culture, kumbaga. Ano yung pinaka, parang naging culture shock din sa'yo? Aside from the language. Yung parang nung dumating ka dito, parang, ano ba yan? kasi, ignorante, ito masasabi ko, ignorante ako nun eh. Parang, ay, bakit ganito? Bakit? Ang dami yung tanong. Tapos nung parang nandito na ako, parang, ah, okay. Ganon sila eh. But like, for example, public display of affection. Yeah. Yes. Andyan lang. Tapos, wala, bakit ganon, wala? Tapos nung ako din gumagawa. Parang una, hindi normal sa'yo yun. Yung nakikita mo sila, is it na-awkwardan ka ba nun? Oh, like, what? Are they like showing their shit? Hindi pwede sa Pinas yun lang. Lumaki ka kasi na in a conservative, more conservative kasi ang Pilas. Sa Manila, kahit sa Manila na, no, na open naman, eh, parang pag may nakikita kang PDA, medyo awkward pa din. Unlike dito na parang lingon ka lang dyan, ay! Mga ganun na sila. So, isang mga ano mo yun, parang awkward na nakikita nung kararating mo lang dito. Mga ganun. Okay. So, dadala. Masya nga naman yun, no? Bigla kang may makikita dyan sa iskinito. Na-find mo ba na mas liberated yung mga tao dito? Like, yes, nung una mong ano, oh shit, ginagawa nila yun. Tingnan mo, like probably even the fashion, stuff like that, you know, the way they speak to people. Yes. Yeah, like nung una parang para sa akin, ala, ganito, ganyan. Tapos nung like I've learned it na it's normal, parang wala na, okay, that's it. Yeah. Like parang even right now in the Philippines, liberated na rin yung, ano. So, yeah. Nakita ko nga, nanibago ako nung pag-uwi ko last year. Ha? Talaga ba? Nagsusot na rin kayo ng mga parang... Pero ang naging napansin ko, yung style nila is more of Korean. Yeah. Malaki influence ng Korean sa atin. Saan ka ba't naka-jacket-jacket itong mga ito? Napakainit! Pero, tapos yung colors is pastel, yeah, brown, pastel, cream, like, mga ganun. Nakikita siguro nila sa mga K-drama. Tsaka K-pop na fashion. For me, ako, Angeles... yung Pampanga yung where we are, there's actually a big Korea town there. Meron silang sariling schools, sariling bangko, sariling mga, literally the whole street is owned by Korean. Oh, okay.
Sa Pampanga. Yeah, sa Pampanga, malapit sa Clark Air Base. It used to be a big American community. Mm-hmm. Yun nga rin, sasabihin ko, kaya ang Pampanga, usually maririnig mo siya. Yan, Pampanga, Olonga po, mga... Yeah. Base kasi siya ng mga Clark Air Base, Naval Air Base. So, talagang doon nagstay yung mga American. But now, it's populated by Korean. Bibimbap, lahat ng mga nandun. K-pop, iba, lahat. No? Iba yung Korean invasion ng sa Pinas. So, yeah. So, kailan ka naman nagsimula na mahilig sa music? Or were you always have been a music fan? Okay, so, nung yung like talaga nagturo sa akin kumanta, magsulat. Or magsulat kumanta. Yung make your own okay. Compositions. Let's go. So, yeah. Basically, kami no ni Gab. Shoutout Gab, Gabriel Alpaz. So, kami no ni Gab nung 2019? 2018. Yeah, 2019 I think. Tapos like, wala lang, trip lang namin talaga. Tapos, bumili kami ng setup nun. Mm. Wala pa talaga kaming alam nun. Pero nag-decide na kayo na rap ang gagawin nyo or just singing? Hindi po. So basically, sound trip namin dati sila Because. Okay, yeah. Almost. Oh, wow. Because na, sound trip namin dati. Nice. Hindi pa po ako masyadong ano sa rap dati. Like parang, wala bago pa sa akin yung rap. Yeah. And then, kasi parang ang pinapakinggan ko lang dati is like parang sila... Ayun nga sila, Adele, ganto-ganyan, mga pop, mga ano. Pop ballads, ganyan. And then yun, nung narinig ko yun, wala, trip-trip lang namin din gumawa-gawa. Tapos, yun, nakilala ko nun, marami ako nakilala sa rap scene. Natutunan kong, like, minahal ko din yung rap dahil kay, ano, Waka Noodles, shoutout. Dahil kay Wak. Tapos yun, hanggang sa marami akong na-meet na, ano, ng mga tao-tao. That's funny because, you know, si Waka, like, that's the first time I see you guys perform. I think OGL na kayo nun, kayo lang yata ang dalawa? Hey, hindi po OGL. Hindi pa OGL. Kayo lang, siya at saka si Waka nun. Mm. That's the first time I ever see you guys perform sa Tambayan. Mm-hmm. And then, after a few years, I think that's when it grew as OGL, right? O hindi pa? Hindi po. Iba ibang po ano na yun. Ibang face ng buhay. Okay, cool. So nag-start kami nun sa 24/7 bago na nabuo yung OGL eh. So, ibang grupo yun? Same people. May mga ano lang, may mga iba't ibang tao lang din na nandun. Pero same pa rin people. Okay, cool. So yeah, speaking of OGL, paano ba yung nag-start? And what does it mean? So, yun nga, as 24/7 before, 247, shout out Prinso. So, siya yung una talaga nag-ano nun, Prinso. Ang kasama ko, una kong kasama nun, Prinso, Jera, ako, yun. Alam mo yung Alab na kanta? Mm-hmm. Yeah, sila yung kasama ko nun. And then Cisco came, and then, ayun nga. CJ, shout out. CJ in the building pala, guys. CJ, Rio. And then, ayun, parang dumami na. Tapos, yun, sila JC, sila yung kapatid ni JC. And then, Brent. Yun. Hindi ko sila kilala ko na si JC. Pero sila Brent, hindi ko pala nun sila kilala. Tapos si CJ kasi, like, he messaged me kasi kilala siya nung kaibigan ko, which is si Ate Ali. Shout out Ate Ali. And then yun nga, isa din sa CJ sa gusto mag-rap din dito sa UK. Tapos yun, parang pinagsama-sama sa ng OGL yung mga trip gumawa-gawa. And then yun. Sino yun? Sino nag-combine all the artists together? Sino yung nag-decide na, okay, we can make this as a group? It was Prinso, me and Cisco. Mm-hmm. Yeah. Okay. And Carl, actually. And those are like all West boys? Like West London sila or? Hindi ko lang po sure sa iba. Okay. West o si Prinso, oo. Ang galing, no? Parang nahanap nyo yung isa't isa. Mm. Ganun, ano yun? Power of online, ano na? Internet ba yun? Through internet? Mm, kasi nakilala ko si Prinso. Nakalimutan mo na. Makakalimutan ako. Nakilala ko si Prinso
nag-church, sa church din ata. Ah, so in person. Okay. I know, I think, kasi tropa siya ni Jera noon, tapos nagpo-produce siya. I can't remember. And then, yun, si Cisco naman, akala ko kasi, kilala ko na siya. Nag-message kasi siya sa akin. Akala mo, kilala mo na siya. Oo, akala ko, kilala ko na siya. Paano yun? Hindi kasi yung name, it was different. Kala mo siya yung nagkanta ng tong song, no? Hindi po. Siya lang incomplete. Akala ko, kilala ko na siya. Sabi niya, ganito, ganyan. Oh, sa music nga daw. Kahit ako na daw mag-upload. Sabi, oh, sige, G. Tapos, minura ko po siya. Sabi niya, go to. Gumaganan ako sa kanya. Tapos, nung binyo ko na yung profile niya, sabi ko, it's not the one. It's not the same person. Like, what? Sabi ko talaga, huh? Ay, hindi to si, ano. Hindi yung kilala mo pa. Oh, shit, tol, sorry. Ganito, ganyan. Minura mo pa naman. Hanggang sa yun, naging close na kami nila Cisco, naging team na, OGL. Yeah. Yeah. I mean, 24/7, and then naging OGL nga, kasi nung 24/7, it didn't really work. Mm-hmm. And then, gumawa na naman ng bago. Tapos yun. So, that was the OGL means? Original. Original. So, parang ano lang siya. Shortened yung version. Yung goal ng OGL last time is like, parang, yun nga, ipakita yung original na gawa, ganito, ganyan. That tapos makes like, sense, yeah. Tapos, like, parang nasa central kami nun eh. Tapos, wala, nag-iisip kasi kami ng ano nun. Tapos, may nakita ata si Cisco tsaka, or si CJ. I don't remember. Tapos, yun yung pangalan. Tapos, yung goal namin, sabi namin, oh, ganito, kaya rin natin maano. Kasi 'di ba wala ngang ano dito sa UK, parang katulad sa America, marami ng kilalang Filipino community na ano. As dito, ganun. 'Yun yung mga nasa isip namin that time. Yeah, parang maliit yung movement dito at saka hindi siya masyadong active that time. There's not a lot of like active artists. Mm-hmm. And you guys wanna like Opo. Build it up. Oo, mga anak po kami ng mga ano, mga OFW, ganto ganyan. Pero nung first tambayan na nag-perform ako, I was really impressed sa OGL. Yeah. I like, oh my God, parang nakikita ko yung dati kong energy sa kanila na, kasi I... Malakas ang impact ng OGL pag nag-perform sila eh. Yes. I like the way they perform, like they give their 100% yung energy nila. That's and the when music, they come to a stage, like raw. Like you know that they're OGL, present. Yeah. That's so, what I like really, about OGL, yeah. I'm really impressed. By the way, guys, if you don't know OGL, you can check them out. Meron na silang Spotify, YouTube. Yeah. We'll pop that in here. So, at least, malalaman nyo yung mga ganapan ng mga ibang artists sa UK. Yeah, but we heard that you went solo just recently. So yeah. Okay lang bang malaman? Yeah. No. Spill the tea. Spill the beans. Yeah. Parang hindi pa kasi ako ready sa, ano, sa group. Parang, as I said, I'm healing. And like, I don't wanna be burdened din para sa kanila. Or, ayokong parang problemahin yung mga problema na di dapat problemahin. Alam mo yun. So, nag-focus na muna ako sa sarili ko. Yeah. Oh, mahirap kasi mag-group. Coming from a group. Yung parang, kailangan pare-pareho ka ng schedule. Ganyan. Ito, noon ah. Kasi nag-aaral rin ako noon nung nag-start ako sa isang group. Tapos mga lalaki pa, oh my God. Ang hirap minsan kausapin. True. Hindi, it's not just me. Ito lang lyric ko sinasabi ko sa inyo. it does take a lot of effort. Tapos parang ko, may magka-cancel, wala na naman. Mm-hmm. Yeah. Eh dati, ano, ang ginagawa pa naman namin, nagre-record kami dun sa room ng isang ka-grupo namin, si Zero. So ganun, kailangan pare-pareho kayo ng schedule. Eh gusto pa naman namin parang, pag nagsusulat kami is nasa isang kayo. Room kami, parang brainstorming, throwing ideas at each other. Yeah. Ganyan. Tapos magka-cancel ka. Ganyan. Yeah. Pero okay pa naman kami. Nag-uusap-usap pa kami ngayon. Hindi na lang kami gumagawa ng music kasi nag-iwahiwalay na kami ng lugar. So, naging mahirap sa amin yung ganun na setup. Kasi nasanay nga kami na nasa isang lugar lang kami. Exactly. So, parang yun pa nga yung nilolook forward ko every... ano, month, ganyan na, yung pagkikita-kita namin, nag-record kami, ganyan.
Pero yun, adulting happened. So, kailangan umalis ng bansa. Yeah, it's not easy talaga, lalo na pag nasa... Ako, before, I used to run LS, which is a label. Yeah. And then, pag gumawa kami ng All-Star, everyone is on different parts of London. Yeah. And then, everyone coming together. Eh, ang dami namin. Siguro may mga over 20 kami. 20. You have to take care of 20 egos, in a way. Yan pa yung mga ego clashing. Especially sa... You're a man, you're a rapper, you're an artist. Yeah. So you like, you know, the way you look at yourself is different from other people. So, yeah, those are the challenges that comes within a group. Pero with OGL po, okay ako sa kanilang lahat. I can see that. Like CJ, Cisco, Rio, we all Brent, still, we all still like, you know. Sabi ko nga din po sa kanila, kung gusto nyo ng like collab, like just tell me, ganito, ganyan. Free ako sa bahay, ganito, ganyan. I think pansin naman yun sa last gig that you guys are still jamming, you know, I mean, there's no bad blood, you're still like hanging out. And I think that's a good way, like, you know, it shows like you guys are all adult, you understand what's happening. Mm-hmm. Yeah. It happens talaga na parang magkakaroon ng, ano ba, yung sa inyo, creative differences ba? May gusto kang gawin na hindi nila gusto? Or eh, personal. It's personal. Personal, like, okay. Para sa akin, like, I just wanna grow and like... As an artist. Mm. So, dahil solo ka na nga ngayon, parang mas na-explore mo na yung music mo. To be honest, ngayon, kasi nag-aaral din ako eh. So, parang sobrang hirap na parang... pagsabay-sabayan juggling din things, lahat. Isn't it? And then ngayon, like, in terms of, like, finding my tune, kahit ano lang talaga nasa isip ko. For example, makikinig ako kala Don Toliver, sabi ko, oh, gagawa ako ng katulad ng ganito. Parang, hindi katulad nun, pero inspo ko sila. Like, kung ano yung pinapakinggan ko. And then, sasabihin ko kala CJ, sasabihin ko kala Cisco, and then, boom, may magagawa na. So, yun, parang, doon lang, parang, ayun lang, parang, in terms of, you're still in the process. Plus, hindi ka naman pressured, isn't it? Na kailangan maglabas ako ng, kailangan sa isang buwan, may isa, dalawa akong may hindi mo pinapressure yung sarili mo na ganun. Hindi po, no. Studies mo na, syempre, di ba? Priority. At saka, yun nga po, as you said, you're married to music. Ako din po parang mahal na mahal ko yung music. Like, kung ano yung malabas ko, kung hindi man nila maano, basta ako, masaya it's ako on, na ginawa. It's for you, in a way. Yeah. Pareho tayo sa aspect na yun. Mm-hmm. Then, parang hindi ako pressured masyado na kailangan may ilabas ako. Kasi, it's just my side chick. Yes, I think most of the artists as well, when it comes to the creative process, that's the most enjoyable part eh. Yeah. So pag ginagawa mo yun, you feel fulfilled, you feel happy. Yun ang talagang main goal mo. And then whatever the result or the outcome, like that's cool. Mm-hmm. You know what I mean? Yeah, sinabi ko nga sa isang friend ko, Georgian, shout out, na ano lang to, yung music ko, ginagawa ko para sa sarili ko. Sinishare ko lang din sa inyo. Yeah. Mm-hmm. Lalo yung mga recent ko ngayon. Yeah. So ikaw, how do you write songs? Paano ka nagsisimula? Kailangan may beat ba? Oo. Kailangan may beat muna. Oo, beat. Tapos papakiramdaman ko kung ano yung... kung ano yung nararamdaman ko dun sa beat. Mm-hmm. Tapos mag-iisip ako ng isang word or like something word. Tapos yun, parang dinidirect, parang gumagawa ka na ng story. Yeah. Like, I'm the director of the song. Yeah, tapos like, I'm putting myself in that kind of situation kung ano yung... ano yung makikita ko doon, kung ano yung... tapos, isasulat ko na lang din. So, yeah. Ako din ganun eh. Ikaw ba ganun? Sa akin... Beat muna? Concept muna. Yeah, parang ko na, naglalakad, nag-grocery ako, ganyan. May naisip ako, ay, tapos labas ko agad yung phone ko. Magpa-plot down lang ako ng konting lyrics or something na... Lines, ganun. Minsan nga, meron nga ako sa phone ko na ano, rhymes stash, ang tawag ko sa kanya, na notes. Hina-hashtag rhymes ko siya para makita ko lahat ng notes na nakalabas na lahat ng mga rhyme doon. Oh, iba. Ay, ganun ako. That's good.
baul, yung tawag ko doon, iniipon ko, nag-iipon muna ako sa baul ng mga rice. Mga golden nuggets. Yung mga nuggets na, mo. Malay mo, mailagay ko sa isang kanta. Ganun. Pero mas gusto ko siyang ilagay sa mga solo. Okay. I'm selfish like that. Yeah. Kaysa sa mga collab. Yeah. Ayun. So, sa in terms of writing songs, sino yung influence mo? Sa pakikinig. Wala. Wala. Kahit sino. Ganun. Wala. Like, wow. Sarili ko lang talaga. Like, kung ano yung maisip ng utak ko. Doon, ganun. Pero, naghahanap ako, for example, YouTube. How to write. Ay, may ganun. Oo, nagaganun ako kasi I want to be better at writing songs din. And like, parang, ayun, wala naman akong nababa, wala namang artist na ano. Pero like, for example, nakikinig ako kay Rihanna, ganito, yeah. Sabi ko, la, Beyonce, la, paano nyo yun, anong astig, parang ganun. Paano nyo naisip yun? Yeah. Yung mga ganun, like, siguro, oo, si yung in terms of pagsusulat, sila Beyonce tsaka sila Rihanna. Parang, yeah. How did they do that? But most of them have ghostwriters though. Yeah. So, shout out to the ghostwriters. Shout out sa ghostwriters. I would want one. Or, ano process kasi sa Hollywood is, yung mga writer na to, kinanta to ni Bruno Mars, yeah. Nagpapasa sila dun sa record labels ng demo nila. Yeah. So, yung iba nagli-leak eh, ng mga demo ng, ng mga original na kumanta. Like si Taylor Swift, yung demo niya for This Is What You Came For ni Rihanna, nasa YouTube ngayon, nag-leak. So, siya yung original nun na kumanta. She was the composer. Yeah. Baby, this is what you came for. Taylor Swift. Taylor? Yeah, she wrote that song. Si Taylor Swift, si though. Harris, si Taylor Swift, though, respect sa kanya. Siya, nagsusulat siya sa mga lyrics niya. Yeah. That's why a lot of people say she's the best ever artist when it comes to like writing, skill-wise. Natatalo niya si Beyonce in a way. Because meron akong nakita na documentary like, look at Beyonce's all famous songs. Karamihan may collab. But like, Taylor Swift, I'm not even listening to her. I'm not like a fan, but like, this is the information that I gathered that she writes all her shit. Doon kasi siya nagsimula eh. Wow, that's respect, ano man. Lang. Siya love and story. Her guitar. We were both young. Oh, ganyan-ganyan lang siya. Oh, dati, di ba? Tapos billionaire na siya. Yeah. Shout out sa mga Swifty. Yeah, shout out sa inyo. Bugay. Pinsan ko. So, yeah. Bilang performer naman, ano yung parang naiisip mo na difficult part? Nahiya ako. Oo. Hindi, I promise. Nahiya ako. Totoo ba, CJ? Mahiyain ba? Hindi. Parang gusto kong, yung nasa isip ko, for example, nasa harap ako ng salamin, ganyan. Like, nandun. Pero pag nandun ako, hindi ko magawa. Wala, hindi mo na na-execute yung plano mo. Ganun. Wow, we didn't expect that na mayayain ka. Kasi pag nasa performance, you like, todo bigay ka eh. You know what I mean? Like, siguro pag nasa... At that moment ka na, no? When you're in the zone, you forget everything. Like, nakafocus lang po ako sa ano, kakanta ko and then that's it. Vibe! Yeah. Isang napansin ko sa iyo, you don't do intros. You just, music, then... Ayun, kasi nga nahiya ako. Pero, bilang tao, I think kaya mo naman yun. Yeah, you can do that. Like, yeah, I can learn it. Blah, blah, blah. Okay, we're expecting that on your next performance. Yeah, next time, naka-record. May intro. May konting stand-up. Sige, makakala ko yan. Challenge yourself. Yeah, it's a way also to ease your way into performing para umangat-angat din yung konti yung vibe, confidence. Pero ikaw na kasi si Shaiti. Like, you have some followers. Shaiti man. Yeah. So, parang, kailangan, no introduction needed. Shaiti man. Parang ganun na eh. Diba? So, malakas yung hatak. Yeah. Already. So, yeah. Itong music mo ngayon, you're satisfied with it, di ba? But, ano pa yung nakikita mong route na kaya mong gawin sa music mo? Madami. Like, siguro kung na-execute ko lang yung mga idea ko na in terms of like music videos, ang like parang sobrang ano, kailangan na talaga pera. Okay, so, yeah. Yeah, budget, of course. Budget. Guys, kung may mga gusto mong sponsor dyan, yeah. You know, this girl, she's talented. Marami siyang ideas. She just wanna
offer it to you guys. Pakita ko like, sa inyo presentation ko. Yeah, she presented to you. PowerPoint ba gusto niyo? PowerPoint talaga. Oh, you know. So yung mga business-minded dyan, like, you know, wala suit sponsor. Up, diba? Why not? Kasi dami niya rin collab sa ibang mga tao sa ibang lugar. Yeah, tell us about your collabs. I mean, mga malalaking artist na rin sa Pinas, yung mga nakakollab mo, di ba? Can you name them like a few? Shout out kay Kuya CJ. So, yun, CJ pala. CJ from Young God. So, siya yung pinakaunang nakilala ko sa hip-hop industry. Oh, wow. Yeah. And then like, minessage niya ako noon na, oh, ganito, collab tayo. Hindi ko pa siya kilala noon that time. Sabi ko, sige po, G. Tapos yun, hanggang sa, yun, lumaki na, naging kakilala ko sila Kuya Pooch. Got push na sila. GHR. Guys. Sila Kuya Mot. Mm-hmm. Like, parang naging... Diba? Parang na, ano, basta sobrang, ano, kasi ang taas na nila, pero, yun. Alam mo yung... Eh, mataas ka naman. Hindi, like, parang sinusuportahan ka nila. They're also the reason why I'm doing this. Yeah. Like, parang, nice. Like, sobra nila akong ini-inspira. Mm-hmm. Yeah. The feeling of being recognized, diba? Sarap sa it's something else. At saka hindi sila like mapagmataas. Like hindi like you po. Said, like yung level nila iba na eh. Like Flip Top, they got millions of views and they're already known in the industry. But, you know, you come up to them and speak to them still. Opo. Oh. Like, sila pa mismo nag-lift up. Nag-reach out sa'yo. Mm. Nice. Kaya ang astig. Respect to those guys. Kaya yes. Nagtataka ako na you're not confident sometimes, sabi mo. Kasi hindi ka naman nila makikita ng ganyan. Hindi ka nila i-approach kung wala silang nakikitang potential. They see talent something on you. Something to think about, di ba? Yeah. They see talent on you, definitely. Yun, speaking of talent, may mga hobby ka pa ba outside music? Or music lang sa utak? Hindi. Siguro ang hobby ko maglinis. Very adult na. Magluto on. Chores? Hindi. Like, maglinis talaga. Like, wow. Basta pag makita kong makalat na nahihilo. Oh, wait lang ah. Ayun, nakabi ko siguro yun. Pinaka maglinis. Tapos... Meat freak yeah. ang tawag. So, maglinis. Na, do you find it like calming? Yes. To... Therapeutic yeah. po para sa akin. Yeah. Ako naman like, mahilig ako ano, magluto. If for me, it's like a very relaxing process. Mm-hmm. Like cutting stuff up. Oy! Parang starts burning up. Yeah, yo. Chop that potato, bro. Projection na, no? Yeah, I like that pag-luto. One. Yung ano, yung sound siguro, no? ASMR. Yeah. When the knife goes in the meat. Oh, oh my God. Tapos yung ano, sarap pagkatapas maluto. Alam mo yun. Yeah, mas fulfilling pag ikaw yung nagluto, sa totoo lang. Yeah. Ayan, so, yung paglilinis mo, do you think it's a form of self-care na din? Parang pag hindi ko siya nagawa in a day, parang, ewan. Di magulo yung utak mo pag magulo yung paligid mo. Anong tawag doon? Clean space, clean mind, something like clear, that? Yeah. Clear space, clear mind. Yeah. So, yan, ano naman yung mga ginagawa mo? Siyempre, balancing between studies, music, ganyan, performing. Sa downtime, ano yung mga ginagawa mong like, a form of self-care? Bukod sa paglilinis. I'm talking to my family. Oh, yeah. Yeah, so sila Bugay, sila Bugoy. Like, for example, I'm down. Mm-hmm. Like, tawagan niyo ako, miss ko na kayo, ganun. Nasa Pinas sila. Kasi yun, anong balita, ano? Ano, yung may boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Just cool and very Pinoy. Pero alam mo yung nag-asawa ka na ba? Sobrang open kasi nila. Like, like crush nila, ganito-ganito nila. I-open nila sa akin. Which is para sa akin, I'm included. Kaya, yeah. Like, parang... Ang saya lang sa feeling na pag ganyan. Parang hindi ko kailangan ma-down kasi nga. Parang pinapaalala ko sa sarili ko na I have them. Mm. Yeah. Doon ka na-inspire sa kanila. Ano naman yung mga bagay-bagay na nakakapagpapuyat sa'yo? What keeps you up at night? Netflix. Any series na sinusubaybayan mo ngayon? Ngayon, hindi na muna. Kasi ang dami kong assignment. Nakaka-addict din kasi, no?
Tell us pala yung studies mo. Sabi mo, nag-studies ka. Ano yung... Opo, second year na ako sa uni. Business, marketing, and management. So, yan. Kaya yung PowerPoint talaga. You can also use that sa music. That's one of the reason as well na ano. Hopefully, lahat ng mga dots na nasa utak ko mag-connect-connect lahat. In God's grace. So, yeah, why not? Yeah. Ayun. So, nag-move ka dito. I remember you were 16. Yan. Anong mga advice mo kay Charlotte? The 16-year-old Charlotte. Kaya. Kung babalik ako? Kung makikita mo siya ngayon. Your younger self. Yeah, your younger self. Ano sasabihin mo sa kanya? Wala. Wala. Do what you do. Gawin mo kung ano yung... Kasi hindi ako magiging ako kung di ko ginawa lahat ng... Tama din. No? Like, parang hindi ako magiging ako ngayon kung di ko naranasan yung mga yun. Siguro ano... Sabihin ko na lang, uy, alalahanin mo naman yung mga dapat mong alalahanin. Kasi madali talaga kasi ako makalimot. And yun yung ano ko, yun yung pinaka parang kahinaan ko. Pero I'm trying to overcome it. Oh, reading books, ganito, ganyan. Oh, you read books. Meditation. Dun sa, ano mo pala sa place, may mga books ka dun nakakalat minsan. Na ano. Ano yung binabasa mo ngayon? Subconscious. Dati pa yung, hindi ko pa natatapos. Matuloy-tuloy. So, pero kakabasa ko lang kasi like, naayos ko na naman yung sleeping pattern ko. Pero, yeah, kahapon lang. Kahapon lang hindi, wala pa ako tuloy. But yeah, subconscious and conscious mind. It's clergy. Like, so parang Christian. Oh, okay. Yeah. Leaning into Christian and science. Parang ganon. Spirituality and science combined sa isang book. Yeah. So, yeah. It's good to know na nagbabasa ka. You're a reader. Yeah. Name me 10 books. Alam mo yung meme na yun. Hindi ko. Siguro yun din. Yung Russian kid. Kaya rin siguro ako nag-gravitate towards you. Kasi yung mga taong nagbabasa, parang mas doon ako, mas nagiging friend ko sila. Pero recent lang din ako. Recent lang din ako nagbasa. Hindi ko alam mo. Biglang na ano ko lang. Na yun yung common denominator ng mga nagiging kaibigan ko. Yeah. If they are... readers. See all around you, bro. Yeah, look at that. Kung nakita nyo lang yung mga magazine dito, all lulupet, guys. Shoutouts. Tinawabuso. Hindi, meron din sa loob and all of them. Sa kwarto, everything. Ayun, so, ano, di ba yung wala ka namang ma-advise kay si 16-year-old na? Ayun lang. So, would you say you don't regret anything? No. You have no regrets? Dati po, nung hindi ko naiintindihan yung mga bagay, parang... La, bakit ganito? Pero, alam mo yun, I always, gusto ko na lang isipin yung positive. Kasi, kung iisipin ko yung negative, then, mabuburo ako dun. Kaya, keep going, that's it. May isang friend ko sabi niya, pag nag-worry ka daw, you go through the problem twice. Yeah, exactly. Diba? Kasi nag-worry ka na dun, tapos ipagdadaanan mo pa. Exactly. So, mag-worry. Meron nga silang sinasabi, it's like, okay, if you have a problem, so you recognize the problem. Kung yung problem na yan, can you solve it? Then why would you worry if you can? And masosolve mo pa, hindi. So why would you still worry if you can't? You know? That's how one way of thinking about problem. Pero ang daling sabihin. Yeah. Easier said than done. Ayun. So, yun, wala ka, gusto mo lang sabihin sa kanya is gawin mo naman yung mga dapat mo gawin. Don't put them off, ganyan. Alalahanin. Okay. Be more mindful in a way. So, ano yung pagkakaiba ng Charlotte in personal life tsaka ni Shaiti? Si Shaiti? Oo. Yan, si Shaiti ito. What's the difference? Okay. Si Chaiti kasi, she can be anything. Uh-huh. So, with as I said, it's like with writing a song, I'm like, so basically, Chaiti is a protagonist of any songs na magagawa. So, for example, sexy, she'll be sexy. Yes. For example, sad, she'll be sad. Yeah. For example, basta, like parang kung, para siyang, basta, Chaiti. It's a character. But I like how you say that you created this kind of persona through her, you know? But she's very adaptable, like you said. She goes through lots of emotions. Para siyang ganun. I like that. Clay na minamodel.
That's actually clever. Mm-hmm. You know, yung mga stuff na hindi magawa sa, like, as you, she's the one doing it exactly. for you. Exactly. Okay, I'm mean, like, yeah. Aga. Tapos, kunwari, may nagawa ka, hindi, si Shai Teo. Hindi. That's not me at all. Like, parang, yeah. nasa PR. Alter ego. Yeah. Parang pagsisinyo, nasa PR siya, iba siya, like, you know what I mean? Ganun din kasi si Ken, tsaka si KJ. Yeah. Remember when I told you about Third Eye? Because for me, it's like, Third Eye naman, my production kasi is Third Eye, pero hindi siya eye na tatlo. One. Like, and Third Proud Action instead of production. Yung three eyes na yun represents like different personas of myself. Parang ganun. Yeah. It's funny how artists thinks about all this shit. You know? Like, you know. I would wanna hear something about CJ next time pag ano. Oh. Diba? Yun lang, no? Parang common sa atin yung parang yung rap persona or artist persona is different from your personal one. Yeah. Kasi minsan may mga hindi may gusto ka sabihin pero you don't want it to say through you. You wanna say it to the other perspective ng pagkatao mo. Like for example, may mga gusto. May, hindi naman gusto pero like parang naisip mo na experience pero hindi mo yun ma-experience sa sarili mo, so you let that character experience that. Exactly. Nice. Lalo na sa pagsusulat ng kanta, di ba? Alam mo namang lahat ng kanta mo is talagang hango sa ano sa'yo. Mo yeah. Minsan din yung mga experiences ng ibang tao din, yeah, nilalagay ko yung I put myself in their shoes. That's it. Yeah, that's one way of telling a story as well. Because those people, sometimes, normally, they don't have the voice. And you have the platform, you have the voice, why not tell their story throughout, through your eyes? Tapos, ang sarap sa pakiramdam, may mag-message sa'yo na, ay ate, ang ganda ng kanta mo, nakarelate ako. Yeah. Ay, oh my God, yun talaga yung sa akin ba? This is what I was here for. Parang ganun yung naisip ko eh, pag nakaka-receive ako ng mga ganun. Exactly. I really like that feeling. So, yeah, kumusta naman ang ano, if you are a Filipino dito sa UK, di ba? And mostly kasi sa Pinas, kumbaga, yung mga babae lalo doon, gusto nila ng maputi. Kailangan maputi ka. But you, we can see that you are proud. You're proud, Morena. You're proud, Morena. No. I am proud na Morena ako. Pero nung una ko dito, siyempre, like, Korean din sa Pinas. Pag maputi ka, maganda ka, ganito, ganyan. Ayun, may standard na ganun. Dati talaga gusto kong pumuti kahit anong ginagawa ko sa balat ko. Pero nung nandito na ako, nakatapak, sabi ko, like, nagbabayad sila para lang sa kulay. Magpatan? Exactly. Pagdating ko din sa ano, tanning salon, sunod-sunod. Kaya, having, so funny, right? Having, like, this color is very, para sa akin, sobrang, ano. So now, mas love mo na yung complexion mo. It's funny, no? Kailangan pa nating mag-move sa ibang bansa to love our own color. Perspective kasi, iba't ibang perspective. At saka doon kasi, it's like, mentally parang nalason ka sa mga nakikita mo. You know what I mean? A lot of people look from the ads, from the widening, so for the commercials, all you see is like, even people with status, they see people as like dark skin as like, oh, mababa yung status nila sa buhay or something, which is very common in our country. Pero dito, hindi. Meron akong friend before, super puti siya, like, para sa Pinas standards, super ganda niya. Sabi niya, pagdating niya dito, I'm sure lahat ng mga puti, lahat ng mga ibang lahi magkagusto sa akin. She went here, no one even looked at her. Until na, like, she's like, bakit mga gusto ng mga puti, like, yung mga, ano, darker skin? Like, nagwa-wonder siya, it's like, how come, in that place, I'm like, the goddess. Yeah. You know what I mean? Dito, you were the average. Exactly. So, yeah, guys, it's just like, different perspective. That is true. Kaya nga po, like, she said, kailangan pa natin mag-move para, ano, in life din ganun, like kung hindi ka nag-grow sa isang ano, may ibang ano na ma-appreciate ka. Yeah, exactly. That's why I left my old workplace. Hindi nila ako na-appreciate. Yung alam mo yun, parang dinout ko yung sarili ko na parang bobo ba ako?
bakit ganiting treatment? Parang ganun. Mm. Then that just here. Means you're not in the right place. Yeah, I'm in the wrong room, di ba? So sabi nga nila, go where you glow. So, go where ito, you glow, find your tribe. May lumpia ka na. May lumpia na ako. Shout out. So yun, parang mas ano, ito na-appreciate nila ako. Yung ano, what can I bring to the table. Yeah. It's really nice na gusto ko yung last na sinabi mo. I really loved it. So what's next for you musically? Ano mga plano natin dyan? May mga collab ka ba dyan pending? Ganyan. Wala. Hindi. Kung ano lang yung mangyari, yun yung mangyari. Kung maraming collab pero alam mo yun, hindi pa ako mag-aano kung hindi naman mangyayari pa. Kaya I'll let it happen first. Go before, with the flow, ano, ganyan. Like I won't, hindi ako mag-i-expect. How about your personal projects? Do you have any upcoming projects right now? Opo, Filipina. So, yeah, I'm with CJ. Ginawa ko siya para dun sa Barrio Fiesta. And then yun, si CJ, pinarinig ko kay CJ and then yun, nalapatan agad ni CJ. So, yeah, Filipina. Nice. MV ba ito? Opo. Nice. Yes. Yung vibe nun eh, nung pinerform niya was, yeah, Filipina girl, yes, let's go! Yun naman kasi like parang I kinda parang dinidescribe ko din yung sarili ko. Mm-hmm. Yeah. Sa dun sa kantang yun kasi parang independent na yes. Na babae na like sinabi ko nga dun like parang hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung ano yung nasa utak ko. Mm-hmm. Like parang ganun like parang cause I got this. Nice. So wrapping up and ano mga nasa playlist mo ngayon, top 5 songs? Nang song ko? Yung mga pinapakinggan mo lang in general. Don Toliver, Bad Bunny, Ray, si Ray, tsaka si J-Hus. Mm-hmm. Okay, yeah. Wow. Assortment yun ha, iba yung mga genre nila. Yeah. So. And then, ako. Oh, syempre. Yeah. You have to listen to yourself. Yung sinagot ko din. Yeah, exactly. Kung tinanong ako ni Kuya AZ last time. Yeah. So, yeah, we're really happy na napaunlakan mo kami sa thank podcast. Thank you so much. Na. Thank you din po. Yeah. A bit short notice, pero yeah, we're here. And yeah, who knows? Maybe one time again, we can invite her again for a longer episode. Kasi at the moment, we're pushed for time. Yeah, but, sorry. Yeah, we really appreciate you coming. Thank you din po. Yeah. So that's it, Sun and Soul Podcast. Maririnig nyo kami sa lahat ng platforms. Yep. And looking forward to more episodes. And if you have any comment suggestions, mga topic, feel free to comment them below. Abangan nyo, guys. Thank you. Thank you. Thank you. And that's a wrap. Peace out. Peace. Yeah. Thank you, Paul. Thank you. I appreciate that one. Thank you, Ate.